Nando, napag-uusapan nila ang topic. Patuto na ni Melchor na karubag dumal sa panong Kristyanismo ay pwede nang kainin ang dugo. Kaya si Fernando naman, kabaliktaran hindi na pwedeng kainin ang dugo sa panong ng Kristyanismo. O sino po una sa inyo? Hindi ako, positive ako. Positive na siya. Si positive, unahin natin si Melchor. Sustangas, okay na ba? Na hindi ba hindi kainin? Fernando! Siya positive, Melchor. Sandali. Ano? Ako po yung magpapatunay na yan ay nananatili pang karumaduman. O yan ang pinagkasundo na sa moderator eh. Karumaduman na ka, Elizabeth, tutulungan mo lang. Ay, hindi karumaduman kung pwedeng kainin. Yung karumal doon pwede bang kainin o hindi na sa panunong kristalino? Yun ang sabi nyo. Hindi siya yung tutututol. Ngayon ikaw, yung karumal doon hindi pwedeng kainin sa panunong kristalismo. Si Melchor pwedeng kainin sa panunong Patutunayan ko na yan ay nananatili pa rin karumal doon at hindi pa rin ipinakakain ng Diyos sa bagay kitang. Ganun din ka? Pareho rin. Wagad mo. Patapatunayan na nga karumal doon. Walang ganang patunayan. Totoo na nga yun. Ang pag-uusapan nyo kung pwede kainin o hindi. Yes! Doon na tayo. Ayaw naman positive. Ikaw negative. Ano na lang ang karumal doon yun? Kaya nga. Pero huwag ka naman kaya naman yun, hindi na pwede. Pareho rin yun eh. Hindi, huwag man isiksik ka, Mr. Moderator, yun iyo. Kasi ako ang magpapatunay na yan ay nananatili pang karumaduman. Ngayon, sa tulad ng kabilang panig. Hindi, pinapakain na lang sa akin. Parang sinipa ko, ikaw negative. Alam natin na nananatili karumaduman ba yun? Kaya lang, karumaduman na yun. Eh, wala, hindi lang tayo matatapos niyan. Hindi tayo matatapos. Kasi naniniwala si Melchor, karumbal-dumbal siya, ikaw naniniwala. Ano ba't karumbal-dumbal niya? Pwede ba kainin o hindi? Ganun lang ang usapan niyo. Pastor Ferdi, doktrina namin na naghahanap ka ng moderator ngayon, meron ng ganyan. Ngayon, ginugulo mo naman ngayon yung moderator. Ano ba hindi ko ginugulo. Hindi. Mali kasi, no? Ako magpapatunay na yan inananatili pang karumaduman. Ngayon kayo, tututunan niyo ito. Diba? Tutunan kayo. Hindi ka tumututo sa Beltor eh. Pareho kayo ng isang karumaduman. Wala nang tututunan. Pag-uusapan nyo lang, kung kaya alam ni Melchor karumbal-dumal, ay ikaw karumbal, di pareho na kayo. Ang patutunan ni Melchor, baga ba't karumbal-dumal sa inyo pareho yun? Ang pag-uusapan nyo na lang, Fernando, makinig ka. Ang pag-uusapan nyo na lang, yung karumbal-dumal na ito, pareho kayo tama, karumbal-dumal. Pwede bang kainin sa panungong Kristyanismo yun o hindi? Doon na lang kayo. Positive ako. Ayun ang pag-uusapan nyo. Positive siya, ikaw negative. Naniniwala si Melchor, karumbal-dumal na yun. So, kasi, naniniwala ka ba na pwede bang... Sandali, ano? Lang kasi pagbabawal na hindi pagkain sa karumal-dumal, doktrina kasi namin yan. Pastor Fernando, sa panahon, sandali. Ito ko, game ka. Ngayon, gumigame sandali, ako. Magparaan kapatid, no? Magparaan. Sige, kasi patari natin. Kasi, ano ito mangyari? Stand ko to eh. No? Ano stand mo? Ito nga, patutunayan ko na nanatili itong karumal-dumal at hindi pa rin ipinakakain sa bayan ng Diyos. Yan ang tutulan ninyo. Hindi, sa bayan ng Kristyanismo, hindi bayan ng Diyos. Hindi. Negative si ano? Si... Affirmative ako dyan. Oo. Sige. Ganito. Sabi ni Melchor, sabi niya, sa bayan ng Diyos,
Ah, hindi rin pinagbabawal daw yun. Eh, ngayon, sa Kristyanismo kaya? Kasi wala nang Udyo, wala nang Hintil. Kristyano ngayon, usapan natin, Kristyano, Hintil, sa Old Testament time. Wala nang problema sa Udyo, saka hindi. Kasi hindi rin Hintil, Kristyano. Kristyano, yun. Hindi na kayo mag-overstay. Ako, ang tarima sa Udyo, kapatid, ano? Maliwanag na, maging Udyo o Hintil. Ibig sabihin, bilang Kristyano sila, wala na kasi Udyo, wala nang Hintil. Wala nang Udyo. Sige. Sa panahon ng Church Age sa tayo dispensation. Nakakristyano yun. Hindi na pag-uusapan, hindi naman Udyo yan. Sa panahon ng Kristyanismo, Kristyanismo na na eh. Wala na Udyo, wala Hintil. Pwede na bang kainin? Yan ang tutunan nila. Pwede na bang kainin ng dugo? Sa panahon ng Mr. Pinagbabaw sa panahon nyo. Positive sa mentor, ikaw naman hindi. Okay na, Fernando. Okay na ba? Pare ka na ron. Ako affirmative, ano? O sige, mauna ka na, walang problema. Mauna ka na. Okay. Sige, mauna ka na. Patunayan mo, papatunayan ni Pendado na sa panahon ng Kristyanismo, hindi pwedeng kainin. Sige, sige, una ka na. Okay na. Kristyanismo ha. Ganito, Mr. Moderator. Mr. Moderator, pabago-bago kasi kayo. Ang patutunayan ko parang mag-umal, nila lahat na nga natin eh. Hanggang sa panahon nga ng Kristyanismo, ang sabi ng tapos... Pero maluwa nga yan eh. Pero maluwa nga yan eh. Okay, go. Ito na. O, nalatag na ako. Lalatag na ako sa karumalduman. Ha? Pwede ka hindi ba sa panahon ng Kristyanismo yung karumalduman na yan? O sige, paliwanag mo. Sige. Okay. Time start lang. 10 minutes. Okay. Magandang... ano na ba ngayon? Hapon sa inyo pong lahat, mga kapatid. At maraming salamat sa Debaters Convention. Sa pagkakaroon ng pagkakataon na magkausap sa ganitong mapayapang pamamaraan na siya ng mahangat ng inyong maliit na lingkod. Pinasalamatan din natin ang tumatayong moderator, gayon din yung ating tao dito, timekeeper, at kay kapatid na Melchor. So, papatunayan ko po ngayong hapon, mga kaibigan, mga kapatid, na ang karumaldumal na binabanggit sa atin sa Levitico 11 at Deuteronomy 14 ay nananatili pa rin itong karumaldumal at hindi pa ipinakakain, hindi pa nilinis sa panahon ng bagong tipan. Kaya ang mga Kristiyano ay hindi pa pinakakain ng karumalduman. Ano ho? Unang-una, gusto ko pong ilagay kayo sa isang scope of limitation. Ano ho? Pag sinabi pong karumalduman, yan po ay akatarton, mga kapatid. Ano sa tekstong Griego. At dahil pinatutunayan ko na ang akatarton ay nananatili pang karumalduman at hindi pa nililinis sa bagong tipan o ng ating Panginoong Jesucristo, hahanapan po natin siya ng talata, si kapatid na Melchor, na yung akatarton, mga kapatid, take note, yung akatarton ay nilinis na ng Diyos o nilinis ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ho? Hindi po niya babasahin ang nilinis ay broma or bromata. Kasi wala kaming tutol doon. Yung broma o yung bromata o bromaton, yan po ay tumutukoy lamang sa mga angkop na pagkain na mababasa natin sa Levitico 11, Deuteronomy 14. Ano, maging yung tinapay, tinatawag din yang broma o bromaton. Ano, mga kapatid? Kaya, kung ang babasahing nililinis o nilinis ng ating Panginoon si Kristo ay bromaton, hindi niya nagiba yung aking pong itinayo. Sapagkat ang hinahanap natin, ang nilinis ay akatarton. Ano po? Meron lamang
isang bahagi ng bagong tipan. Yung tumutukoy sa paglilinis sa akatartong, yung nasa gawa 10, pero yun po ay hindi isang literal na pagpapakain ano kay Apostol Pedro. Pero mamaya po kaklaruhin po natin ang bagay po na yan. So, inuulit ko, dito ko po higpitan ang kapatid na Melchor. Babasahin niya sa atin yung broma. No, bromata, bromaton, ito yung nilinis ng ating Panginoong Hesukristo. Maliban sa gawa, Jesus, ha? Maliban po roon. Okay? Pero, siyempre, hihintayin ko rin ipasok niya ang gawa, Jesus, mga kapatid. Okay? So, at bilang katunayan na ang bayan ng Diyos o ang mga Kristiyano ay hindi po pinahintulutang kumain ng mga karumal-dumal, wala tayong mababasa sa Biblia na sila ay kumain na, mga kapatid, ng karumal-dumal. No? Hahanapin ko rin yung talata na yan at hihintayin ko sa unang pagtindig ng kapatid na Melchor na bumasa siya sa atin ng teksto na ang mga alagad o ang mga Kristiyano kumain ng karumal-dumal. No? Kumain na. Okay, past tense po, mga kapatid. Ano? Ayan. Kapag wala po siyang nabasa na yung mga apostol, mga lingkod ng ating Panginoon, ay kumain na ng karumal-dumal. No? Sa panahong Kristiyano, no? Hindi na nagiba at nanatiling nakatindig ang akin pong itinatayo. So, dalawa na po yung ating pong challenge na binibitawan sa kanya. Ano po? So, maliwanag kasi mga kapatid sa banal na kasulatan sa aking pag-aaral, wala talaga akong nabasa. Kahit balibalik tarin ko ang Biblia mga kapatid ng mga Kristiyano. No? Inutusang kumain at sila'y kumain na ng karumal-duman. Wala po kahit isa. No? Kaya yun ang ating lakas loob na isinusulong at inihahamon sa ating pong kausap ngayon. Isa pang pagpapatunay mga kapatid na atin pong sa ating paniniwala na hindi pa dapat kainin dahil ito'y nananatiling karumal-dumal ay yung pong binabanggit sa atin sa ikalawang Korinto, ikalawang Korinto sa is hanapin ko lang yung talata ano po ayan, sa is 17, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Maliwanag po na tinutukoy dito ng ating pong Biblia na huwag tayong magsihipo ng anumang bagay na marumi at tatanggapin ko kayo. Sabi ng banal na kasulatan. Ano pong marumi tinutukoy dito? Yung akatarton. Yan po yung tinutukoy dyan. Huwag tayong magsihipo sa mga akatarton. Yung nga magsihipo mga kapatid, ipinagbabawal sa atin. E lalo pa kaya kung ating itong isusubo. Lalo pa kaya kung ito yung ating kakainin. E di lalo itong kabawal-bawalan ng ating pong Panginoon. Kung isa lagi natin narinig mga kapatid, na pag niluto na yung karumal-duman, pagkain na ito. Hanapan natin ng talata ang ating pong kaibigan kung sakaling ito yung kanyang magiging daloy. Bumasa siya ng talata sa atin na ang karumal-duman kapag niluto na, tinuturing ng pagkain ng Biblia. Wala rin ho kayong mababasa mga kapatid. No? Na yung karumal-dumal kapag diluto na, itinuring ng pagkain o broma ng Biblia. Yan ho ang gusto kong makita natin. Tatlo na po yung ating inilalawit na dapat ay basahin sa atin ng ating pong katunggali ngayon. Okay? At yung pong binasa ko, yung ikalawang Korinto, 6:17, tutulan po niya mga kapatid na itinutukoy dyan na marumi ay hindi akatartong. Kaya nga mas angkop pong salin dyan mga kapatid,
No, huwag kayong kakain ng anumang karumal, dumal. No? Kasi ang ginamit ay akatartong. Pero hindi ko sinasabing mali ang translation ito, mga kapatid. Unawain lamang natin na yung marumi na tinutukoy dito ay karumal, dumal. Salamat po. Unay, waway mo na. May 2 minutes ka pa. 1 minute, may ko, time na. 2 minutes pa. 2 minutes, okay. So, kala ko, time na. Okay. So, sa pagpapatuloy po, mga kapatid, ng aking pagpapatutuo na ang mga karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11, Deuteronomy 14, ay hindi pa nililinis sa panahong Kristiyano ng ating pong Panginoong Jesucristo at nananatili po itong karumal-dumal ano ho, ay ang pagkakabanggit sa atin buhat dito sa kapitulo 1 ng Corinto 10:31. Kung kayo'y magsisikain man, nagsisiinuman, ano man ang inyong ginagawa, gawin natin ang lahat sa ikalulwalhati ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya kung ano po yung mga existing batas, mga kapatid, na ibinigay sa lumang tipan at hindi na bago sa bago tipan, dapat po nating pahalagahan. Tayo man ay kumakain, tayo man ay umiinom, gawin natin ito sa ikalulahati ng ating Panginoon. Kapag nasumpungan natin, mga kapatid, na hindi pala pwedeng kainin sa ating pag-uusap ngayon, yung mga karumal-duman, iwaksin na ho natin yun. Alang-alang sa kahabagan, biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat tayong lahat ay nais ng ating Panginoon na maparangalan natin siya sa pamamagitan din ng ating kalusugan ng ating katawan. Ano? So, isa pang talata, mga kapatid, sa ngayon dito sa Kapitulo 4, talatang 17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, kapag hindi ito ginagawa, magiging kasalanan ito sa ating tong Panginoong Diyos. Alam natin, kapag alam natin ito'y makasasama, makasisira sa ating pangitugan. Time is up daw, Fernando. Okay. Salamat. Siguro napakinggan naman yung positive na ano, nalang si Paya, kaibigan Victor, ng mga pinahayaan ni Fernando. Ngayon, kantahayaan naman natin magtanong si Victor kay Fernando. Handa ka na ba, Fernando? Apo. Fernando, are you ready? Teka muna. Brother Mel, 7 minutes lang yung cross, pagko-cross. So, meron kang 7 minutes. Time starts now. Pwede nyo, may na yung song ko. Okay. Time starts now. Pastor, yung akatarton ay marumi. Pag sinabi sa Hebrew, sa Greek, akatarton marumi. Pagka sinabing nilinis, ano naman sa Greek ang nilinis? Okay po. Ano sa Greek ang nilinis? Katarizon. Katarizon sa wikang Grego. At ang ginamit po dyan sa Marcos 7, Hindi naman ako nagtatanong sa Marcos 7, bro. Taka. Yung lang sasagot lang. Sumasagot. Hindi ako nagtatanong sa Marcos 7. Mamaya mo yan. Mr. Moderator, di ba meron akong ano? Meron akong Pero umuubos yung oras niya. Ang gawin natin, magtanong ka lang kung ngayon, kung anong sa Greek, yung ano, ilinis. O yun lang muna. May follow-up yan eh. O sige. Asan yung 15 minutes? Ilan ba segundo yun? Okay. Parang nawala yata yun. Okay, next question. O sige, bigyan natin ng 15 seconds para mas maganda. Bigyan natin. O sige, 15 seconds. Okay. Lahat ba ng nilikha ng Diyos, kaya niya bang linisin ito kahit marumi o hindi? Ano? Hayop na marurumi na nilikha ng Diyos ayon sa Biblia at sa mga standing niyo, kaya niya ba itong linisin o hindi? Yes! Kaya niyang linisin. Ano? Kaya niyang linisin yan, pero walang tala sa Biblia na ginawa niya ng ating Panginoon na nilinis ang mga akatarton. Kaya nga, i-challenge po natin, bumasa po kayo ng talata sa Biblia na yung akatarton ay nilinis na ng ating pong Panginoong Jesucristo. Okay. Yan po sagot natin dyan. Okay. Next question. Okay. Gusto mo i-challenge ka agad kita para knockdown ka agad? Para tapos na yung debate.
Kung so, may mabasa akong letra po, letra ang akartarton ay ginawang ikatapersen ng Diyos. Ayon sa Biblia, mababasa letra po, letra. Talo ka na. Sagot. Pare ka ba? Panalo. Ano? Sagot. Pare ka ba? Yung akartarton na tinutukoy dyan, letra for letra, para tapos na yung debate, na mababasa so, ko yung akartarton dyan. Yes. Yes, may mababasa, kapatid. Yes, may mababasa. Yan nga yun. Excuse me muna. Bayag ka ba? Ano sa amin yan o? Preacher, ha? Bayag na. No, no, no. Talo ka na. No, 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 no. Kasi, okay na. Sige. Ibe, sandali sumali. Kangina. Para naman tayo, ano ito, kapatid. Ako eh, sumasagot. Meron pa akong natitirang minuto. Ang segundo. Sagot na, may hinig sa minuto. Sagot na. Ayaw mo na. Okay. Ito sagot. Paano? Ba yan? Ayaw mo paraan? Ayaw na lang dyan. Ayaw na lang dyan. Mr. Moderator, Mr. Moderator, kasi sumasagot po ako. Ano? So, bigyan niyo gaano yung sagot ko. Bibigyan pa pala din ng time, Lance. Okay ba? Bigyan okay, ito, time. Ito sagot. Hindi ako pumapayag. Kasi nga, kanina... Sandali, sumasagot po ako. Hindi ako pumapayag kasi sa una ko palang tindig, binanggit ko na po yan na meron talagang mababasa sa Gawa Kapitulo 10. Oh, pero ang kahulugan yan, yun ang aming pag-uusapan. Sige, Alex, next question. So, ayaw niya, no, challenge ko sa kanya. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, wala daw mababasa. Pero ngayon meron na, no? Nakarecord pa. Oh, sandali. Walang section. Mr. Moderator, ano ba naman kayo mag-moderator? Premise ko yun, premise ko. Sandali, ano? Pinagbibigyan mo siya, Mr. Moderator, makinig po kayo. Pinagbibigyan mo siya na mag-side comment. Sawayin mo, kasi moderator ka. Lumalabas kasi nito, Mr. Moderator, pinagtutulungan niyo ako. Huwag ganun. Lumagay ka bilang moderator. Wala. Mali sistema ng moderator. Wala. Wala tayo pinagtutulungan. Mali. Mali ang sistema ng moderator. Palitan ang moderator. Tumutulong ang moderator. Sa negative, mali yan. Palitan. Ay object palitan. Point of suggestion. Hindi tama yan, hindi tama. Wala akong tinutulungan. Pasensya ka na. Pasensya ka na, nag-detect kita talagang. Mula pa kasi kanina, ino-obserbahan ko. Sinalens kita na letter. Wala sa akin. Nilinis na, bumami ka kagad. Di okay lang, okay lang. Palitan. Halatadong bias ang moderator. Bro, ano? Nag-judge ka agad to eh. Talo ka na. Bias. Talo ka na sa talabi mo. Mr. Moderator, kung gusto mo tayo na lang dalawa. Nag-judge ka sa akin eh. Tayong dalawa, sige. Sabi mo kanina, paulit-ulit, walang mababa. Ang akakakakakarto nilinis ngayon, sasabi mo, ayaw mo. Kita mo. Pinagbigyan-digit na kanina eh. Kanina pa ako sumasagot. Ito, Mr. Moderator, ha? Sumasagot ako, hindi mo ko pinagbibigyan sumagot. Nagsasend-comment ka po na pinababayaan mo. Bias yan. Premise. Pinagbigyan kita kanina. Doon ako kukuha ng tanong. Pinagbigyan kita kanina. Pareho kayo. Palitan moderator. Pwede yan. Bias yan. Walang mababasa. Nakarecord tayo. Walang mababasa ang akatarto. Sige. Nung naghamon ako sa'yo. Stop lang muna. Sige, si Maya. Nagsasabay si Maya. Si Maya ang salita na. Bro, Milton. Makitaan lang saglit. Mr. Camacho, wait lang ah. Mr. Camacho, hinamon ka ng showdown. Since na hindi ka pumayag, next question yan. Hindi ka na dapat mag-ano. Since na ayaw mo, wala ka nang i-apila yan. Ayaw mo na eh. Wala ka nang paliwanag doon. So, next question yan. Correct. That's the rules. Ayaw niya eh. Sige, next question na lang. Next question. Yun lang yung suggestion ko. Next question, bro. Kasi parang sinasabi kang ina. Ayaw pa nito.
Kaya palitan mo moderator, hindi tama yan ng mga bagay. Ikaw na lang ano, naniwala sa akin itong tao ko eh. Itong tao, walang tiwala eh. Walang tiwala ko eh. Sumulo, lumabang ka na lang sa akin ha. Pinabanggit walang mababa. Gusto mo. Ibig bagay. Kasi, napansin ko kapatid. Wala. Mula pa lang sa timahan, nakakampi ka na sa negative. Hanggang sa pagdadaloy ng sistema ngayon, nasa negative pa rin ang ano mo, mali yan. Magulo kasi utang mo eh. Magulo utang mo kanina. Walang mababasa sa Biblia na akatakulinis na ng Diyos. Nung chinalens kita, ayaw mo. Inaayos ko. Ewan ka bumahay kayo kung talaga kayo. Mali yan. Pagka moderator, lumagay ka lang sa ano, sa kalalagyan mo, huwag kang kakampi, huwag kang ano sa kabila. Moderator ka nga eh. Pagka may mali, may dapat awatin mo. Hindi yung isa kapanggigit. Alam mo, talagang ano eh, bias ka eh. Kasi maging ikaw. Ano nga ang awatin ko ron? Mali yan, ginawa mo. Wala ko na ako. Moderator, mahina moderator, palitan. Ako, ang dami nang nag-moderate dito pero hindi ako umangal. Pero, sa'yo? Ano nga ang challenge sa'yo? Mali yan. Tulad mo sinasabi, walang letter for letter yung mababasa. Una pa lang, magulo ka na eh. Nung chumalin sa'yo, ayaw mo ngayon, sabi mo, meron na. Sinagot ko na yan. Sabi ko, hindi ko tatanggapin. Kasi, unang stab ko pa lang, binanggit ko na ang gawa, Jis. Kaya nasa tama, ilalaban mo yan. Kaya walang bearing dyan. Kumambyo ka? Walang bearing dyan sa salin. Mang Ramon, ako na lang mag-moderate. Okay lang? Ikaw na lang, Ganito, bago tayo mag-umpisa, Sister Nad, ilan yung time na natira? Ano pa po? 4 minutes and 28 seconds. 4 minutes and 28 seconds. Okay, 4 minutes and 28 seconds sa part po ni Bro Mature. Then, paalala ko lang, pag moderator's time, tigil muna kayong dalawa para magkaroon ng kaayusan. Okay, ipustro natin yung debate para ito sa Panginoon, no? Handog natin ito sa Panginoon. Yes. At sikapin po natin na maghandog po tayo ng mayroon pong kaayusan. Okay po sa inyong dalawa? Okay po. Sige, Bro Milchon, mayroon ka pang 4 minutes and 28 seconds. Then, okay. Since ng 7 minutes ito, nabawasan na. So, ituloy nyo po yung pagtatanong. Timekeeper, please start the time. Okay, next question tayo. No? Time resume, 4 minutes and 28 seconds. Time start now. Pastor Fernando, ito yung tanong ko ulit. Sinabi mo, pre-inisole, hindi ako nagsaside comment. Sabi mo, kayang linisin ng Diyos yung maruruming mga hayop at pwedeng pakainin. Magiging marumi ka ba pag nilinis na ng Diyos lahat yun? Oo, hindi. Pag kinain mo yun? Hindi na. Kapag nilinis ng ating Panginoong Diyos yan, pag kinain natin, hindi na tayo magiging marumi. Kasi nga, nilinis na niya. Kaya ngayon na tina-challenge natin na yung karumadumal, bumasa po kayo ng talata, na yan po ay nilinis na ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, kung mababasa ko letra por letra na nalinis na yan ayon sa Biblia, talo ka na, letra por letra. Ayan. Oh, yeah. Yan po yung sagot ko kanina, kapatid. Sa Jesus mismo. Pwede na sumagot, kapatid. Mahilig ka kasi maghamon-hamon eh. Ako kumakasako ng hamon-hamon. Pwede na sumagot. Eto sagot. Okay, salamat. Yung challenge po ninyo, yung gawa, Jis, binanggit ko po yung kanina. Ang sabi ko sa inyo, bumasa kayo ng ibang talata maliban sa gawa, Jis. Kasi ang gawa, Jis, mayroong pag-uusap niya na dapat klaruhin. Yan po sagot natin, Dan. Babasa ko, challenge, tanggap mo ha. Challenge, eto, babasa ko. Babasahin natin. Wait lang, moderator time. Mr. Camacho, umahon siya ng challenge. Kapag nabasa niya yung hinihingi niya na challenge, automatically talo ka na. Tatanggapin mo ba?
Apo, basta tuwag sa gawa. Natin. Okay, oh, yes. wait lang nga. Basta tindi sa gawa. Post the time. Bro Milchor, paki-refresh, no? Bro Milchor, post the time, no? Paki-refresh yung challenge mo. At yung challenge mo, kapag inuuhan niya yan, kapag binasa mo, hindi ikaw magbasa, ibigay mo sa akin ang talata, ako mismo magbabasa. Then, Bro Camacho, automatically, may talo, may panalo na dito. Sangayon ka ba? Okay. Sige, paki-refresh muna, bro. Ano, bro, okay. Milchor, paki-refresh. Sabi niya kanina, wala daw mababasa, no? So, sabi niya, hinamon ko siya ngayon, ayaw niya. Ngayon, wag daw gamitin yung 10, no? Yung Acts chapter 10. Talagang letra for letra doon mababasa. Ngayon, tanggap mo kung may mabasa ko si Jesus mismo nagsasabi dyan. Aaminin mo, natalo ka na pwedeng kainin yan. Sabi mo, ano, challenge ka o hindi? Okay, sige. Noted, wait lang, okay. Pastor Camacho. Noted po, ang premise mo kanina is Acts chapter 10. Ang challenge ni Bro Milchor ay hindi Acts chapter 10. Ngayon, okay, kung mabasa niya mismo sa bibig ni Kristo, talo ka na. Sangayon ka ba? Ang mabasahin niya po, ang ating Panginoong Kristo nagsabi, tama po ba pagkarinig ko? Opo, hindi sa Acts 10. Kasi Acts 10 ang promise mo. Oo. Sangayon ka ba hindi? Okay. Kasi... Wait lang. Sasagot ka lang. Ayon o hindi, bago ka magpaliwanag. Sige. Basta ang ating Panginoong Kristo ang naglinis, ano? Kasi, alam mo ba sa inyo, baka yung gawa o siya, ni karuntong ng gawa. Wait lang. Sige, ang premise mo kasi, nasa Acts chapter 10. Ano na, ginamit mo na kanina yan, previously. So, ang challenge ni Bro Milchor sa iyo, hindi sa Acts chapter 10. Okay. Bahala siya kung saan niya ibibigay, no? Basta hindi siya gagamit ng Acts chapter 10. Ito ba ay kakasahan mo, oo o hindi? Sige. Basta ating Panginoon. Labas sa gawa yan, ano? Okay. Ito, wait, Mr. Moderator, maliwanag po yan. Ibibigay sa akin, wait lang. Maliwanag. Mr. Moderator, naklaruhin ko lang. Wait lang, moderator's time, makinig mo muna. Moderator's time. Ibibigay ni Bro Milchor sa akin yung talata, at kapag nabasa niya, talo ka na, katalo ka na, agree ka ba? Opo, basta yun nga ang challenge ko. Huwag doon sa gawa kasi may pag-uusap sa gawa eh. Okay, malinaw na. Okay. Bro Milchor, pakibigay yung talata. Ako ang magbabasa. Basta karoon na dumal. Bago ko bigay sa iyo, babasahin ko rin muna ito. Marcos 7:14 hanggang 19. Babasahin ko. Okay, sige. Moderator. Sige. Walang pagkain. Mr. Moderator, karoon na dumal yan ha. Sa bibig ng nagpaparumi sa tao, kundi lumalabas dito. Iniwan ni Jesus ang mga tao na makapasok na siya sa bahay. Siya'y tinanong ng kanyang malagad tungkol sa kalingaga. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin niyo ako naunawaan, tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. Sabi nito, anything. Pinayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Ayan. Lahat. Bro Milchor, ano yung binasa mo, Bro Milchor? Hindi Acts, Marcos 7:14 hanggang 19. Okay, sige. Diba, sige. At sinabi ni Jesus, ano? Mr. Moderator, reaction ako dyan, ano? Wait lang. Sige. Ang pagkain ay maaaring kainin. Lahat. General. Sige. Hindi sinabi yung kosher lang. Basahin mo, Mr. Moderator. Mula sa verse 14 hanggang... Okay. Babasahin ko, Mark 7:14, pababa, at muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sinabi sa kanila, si Kristo nagsabi nito, pakinggan ninyong lahat, ako inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pumapasok sa kanya, makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao
yaon ang mga gahawa sa tao. Kung ang sino mang may pakinig ay makinig at makinig. 17. Ang pumapasok siya at nang pumasok siya sa bahay mula sa karimen ay handog niya. Hindi na ito. 14 lang pala. Tama? Hanggang 19 bro. Hanggang 19. Okay. Hanggang 19. Okay. 19. Okay. At nang pumasok siya sa bahay mula sa karamihan ay itinanong sa kanya ang kanyang mga alag, ang talinghaga. At sinabi niya sa kanya, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip, patanong. Hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi makakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Yan, katarison sa wikang Greek. Dinilinis, pinagpakain na. Sabi niya kanina, walang mababasa. Si Kristo na mismo nagsabi niyan. Oo. Katarison. Mr. Moderator, nabasa na po niya. Ako naman. Tapos na po yung debate. Ang usapan, Mr. Moderator. Pakinggan natin yung affirmative side. With yes. Ang usapan, babasahin niya na nilinis na ni Jesus ang karumaduman. Eh ang binasa po niya, pagkain. Yan yung sinasabi ko kanina eh. Iba yung broma, iba yung akatarton. Ang babasahin niya akatarton, yung karumaduman. Hindi niya nabasa, Mr. Moderator. Sabi doon, wag na magpalusot, no? Sabi, dahil pagkain ang tinutukoy niyang pumapasok sa bibig. Kapatid na Melchor, kaya muna natin ang moderator. Ano ko? Kasi, sandali lang kapatid na Melchor. No? Moderator time. Kasi yung challenge mo, hindi pumasok, ang pinababasa ko sa'yo, karumaduman ang nilinis. Ang binasa mo, ang nilinis, pagkain. Kaya hindi mo nabasa. Tungkol sa pagkain ng karumaldumal, no? Karumaldumal at hindi. Pagkain ang tinutukod yan. Lahat ng klase ng pagkain. I'm sorry, my friend. Bigay natin sa moderator. Hindi mo nabasa. Moderator time. Ako babasa. Master Camacho, magtanong ako dito na portion, no? I-clarify ko sa iyo. Yung karumaldumal ba ay bahagi ng pagkain, yes or no? Hindi po. Ay. Yung karumaldumal hindi po siya bahagi ng pagkain. Kaya nga sabi ko sa unang stand ko, kung ang babasahin niya pagkain, wala akong tutol doon kasi broma 'yon. Kaya ang dapat niyang basahin, ang nilinis, yung akatarton, yung karumaldumal, hindi yung broma. Kasi hindi pagkain ng akatarton. Pag sinabing lahat ng pagkain, ay... Hindi nga pagkain ng akatarton eh, ang broma eh, kapatid. Hindi nga pagkain ng akatarton, kapatid. Pagkain yung tinutukoy, lahat ng pagkain. Kaya nga lahat ng pagkain, ibig sabihin nun, lahat ng broma. Hindi sinabing lahat ng akatarton. Lahat ng broma? Ako naman magcha-challenge, Mr. Moderator. Mr. Moderator, wait lang, meron pa akong i-clarify. Bro, wala na pong debate. Yung karumaldumal ba, yung karumaldumal ba, Mr. Camacho, ay nakakahawa, yes or no? Bakit? Pa-clarify lang bago natin masettle tong gawa na ito. Ako po tinatanong. Yung karumaldumal ba nakakahawa o hindi? Yung pong tanong po ninyo, Mr. Moderator, kung ipapasok ko sa Marcos 7, hindi po maaaring sagutin. Kasi ang konteksto ng Marcos 7, tungkol lamang po sa bromata, hindi po siya tumutukoy sa karumaldumal. Pero apo, except itong Mark 7 sa premise mo kanina na liban sa Acts chapter 10, tama po ba? Ano po? Itong Mark 7, except po ito sa premise mo ng Acts chapter 10. Sabi mo kanina, liban sa Acts chapter 10. Uh-oh. Ibig sabihin, bukod sa chapter 10, pwedeng gamitin yung iba. Agree ka ba doon sa premise mo? Bro, hihinga na naman ako ng 500 doon.
Mr. Camacho, narinig mo ko? Opo, kaya lang ano. Pero ganito. Kanina, wala daw mababasa. Paulit-ulit niyang sinasabi. Sandali lang, kapatid na Melcho, tinatanong ako ng moderator natin. Kaya muna mamaya tatanungin ka rin naman yata niya. No? Basta ang stand namin dyan, Mr. Moderator, yung karumalduman, hindi po pagkain yun. Kaya kahit bumasa siya ng salitang pagkain, basta't hindi yan tumutukoy sa akatarton, walang valid yung kanyang pagbasa. Ang i-challenge, kaya nga challenge ko sa kanya, ang babasahin, nililinis na yung akatarton. Hindi niya nagpaparumi, sabi mo, hindi nagpaparumi. Sabi mo, nabasa, nagpaparumi, di ba? Nagpaparumi. So, ang kinakain nila doon that time, di ba? Kumakain sila doon, yung nagpaparumi. Pero ang sabi niya, hindi niya nagpaparumi dahil malalabas yan. Pero sabi nga ni Kristo, unawain ninyo ito, sabi na ba? Mr. Wilson, pwede mo bang basahin akatarton yan? Pwede mo bang basahin akatarton yan? Mr. Wilson, wag lang. Sige, basahin mo. Mayroon, tatanungin ko din si Bro Wilson. Last clarification, ano, Mr. Ano Camacho. Okay. Itong nakakahawa na tinutukoy ni Kristo sa Mark 7, nakakahawa ah. Opo, tumutukoy po yan sa... bahagi ng marumi? Yes or no? Bahagi po yan ng malinis na pagkain na narumihan. Broma pa rin po yan. Hindi yan yung akatarton. Okay na. Uh-huh. Bro Milton, ano po yung defense mo dito? Bakit mo ginamit yung Mark 7? Lahat. Sa 14, lahat anumang uri ng pagkain. Sinabi, anumang uri, kasama yan. Ang linaw-linaw eh. Hindi niya specify na broma lang yan. Kaya sabi niya, mauna-unawaan ito ng mga dapat ninyong unawain, di ba? Ang linaw, sabi niya, sa alinmang bayang kayo magpunta, kainin ninyo anumang ihain sa inyo. Huwag na kayong magtanong. Diyan ka muna sa Marcos 7. Hindi, huwag ka munang umapila, bro. Kamato. Time to go. Pati kinukuha ko po. Pinagtitimbang-timbang ko pa yung dalawa. Tuloy, bro, Milchor. Sige, kahit orasan mo, 1 minute pa. Tapos na, nabasa na, di ba? Pangalawa na nga, challenge ng challenge. Sinawala daw mababasa ngayon. Meron na naman. Palusot na naman. Diba? Huwag ka magkaganon, Camacho. Kilala ko yung style nyo. Ngayon pa nasa Cavite tayo. Huwag mo kami pasaringan, kapatid. Magbigay ka lang ng kung ano hinihinging sagot sa'yo. Hindi yung titirahin mo kami. Mali yan. Hindi ako nagtitira. Last na to, bago ko ibaba yung... Yung tanong lang sa'yo, yun lang sagutin mo. Last na to. Okay. Kasi ang burden nito, Naki Camacho. So, Mr. Camacho, pwede ka bang magpakita na itong mali, yung pagkain na nakakahawa na ayon sa'yo ay malinis na narumian? Ano ba yung patunay mo dito? Opo. Ang konteksto kasi niyan, kapatid, doon sa Marcos 7, pag itinaas niyan po sa talatang 1, patuloy ang pinag-usapan po diyan, tinapay na nahawakan ng maruming kamay. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kahit nakainin mo yan, hindi yan makakapagparumi sa tao. Kaya ibinagsak ang daang talatang 19, pagpapatibay ang pinag-uusapan, hindi karumal-dumal, kundi yung broma, yung pagkain. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain, broma. Hindi time. Po nililinis ang akatarton. Moderator's time. So, according sa analysis ng moderator, the debate is continue. Then, ilang pang minuto na natira dyan, anong tawag dito? Nad. Sister Nad, mayroon pa bang oras? Meron pa po 2 minutes and 56 seconds. Pero kasi ako ito lang po yung analysisyon ko. Base po dun sa mga debate na narinig ko, kapag sumang-ayon ka sa isang showdown, tapos na ang debate. Yes.
Yes. Ano po yung ano ko, kaya may rebut ka o ano, yes. Tapos na siya. Yun lang. Mr. Moderator. Diba? Wait lang. I can handle these things. Wait lang. Just trust me. I can handle these things. Sige. Next question. Okay. Meron pa sabi ni Sir Nudge. Hindi, wag na, Nudge. Okay na. Ito tanong ko. Baka sabihin na naman yan, pinagtutulungan natin siya eh. Wait lang. Okay. Huwag kang mag-side comment, kapatid na Melchor. Huwag ganun. Hayaan natin ang moderator. Pinaka ko yung timer na wag nang pumasok. Baka sabihin mo na naman, hindi ako nagsaside comment. Kasi hayaan na natin ang moderator. Pinabita mo si Pastor, humingi ka ng kapalit ni Pastor. No? Kaya nga, hayaan na natin ang moderator. Brother, ano? Brother Melchor. Kaya sabi ko, para hindi ka pagtulungan, wag na siya magsalita. Yan ang sabi ko, hindi ako nagsaside comment. Oh, mati, yan eh, pasaring yan eh, huwag yan, mali yan. Hindi pasaring yan. Baka mamaya. Hayaan na natin ang moderator. Hayaan natin ang moderator, kapatid. Tumulungan ka na naman. Moderator time. So, my final judgment is both na meron pong point. No, meron pong point. So, in order na ang debate nito ay magpatuloy, na gusto ko ituloy, no, ang oras. So, kung halimbawa hindi kayo sang-ayon, pwede po ako kung mali ang decision ko, pwede po ako magpapalit as moderator. Baka meron pang mas magaling. Na i-recommend mo kahit sino moderator, Mr. Moderator, kahit sino, walang problema sa akin. Mamaya ka naman, naya mo na moderator. Okay, one more question, both sides sa inyo. Okay. May 2 minutes pa ako, 2 minutes. No? Itutuloy ba natin ang debate o hindi na? Okay. Yes. Sa side ni Bro Miljor. Eh, puro siya kasi ngayon ang nakakabasa. Daming palusot. Di ba? Walang ganun, Mars. Okay, sige. So, meron pang 2 minutes na natirya kay Bro Miljor. So, timekeeper please, paki-start yung time. Okay, 2 minutes and 56 seconds left. So, time start now. Sabi sa Levitico 11:39, kung mamamatay ang anumang hayop na maaaring kainin, ang sino mga hawak rito ay tuturing na maruni hanggang sa paglubog ng araw. Tanong, pag bumibili ba kayo ng hayop na malinis na patay doon sa palengke, nagiging maruni ba kayo doon? Oo o hindi? Hindi ko pa ho ginamit yan. Talatang yan. Tungkol sa pagkain, hindi ganyan. Diyos ko po naman, Mr. Moderator, kategory ka talang ko. Nasa roots po natin, kung ano yung umulatag sa unang pagtindig, hindi po lang kayo magtatanong. Ginamit po yung Levitico 11. Levitico 11 din ang ginamit ko, no? Huwag ka magpalusot. Yan ang hirap sa'yo, bro, eh. Pagka naiibig... Huwag ka mag-comment. Pagbihira ka naman, no? Tanong ko ulit. Kung ang nasa roots natin, kung ano yung aking nilatag, doon ka magtanong. Hindi ko naman binanggit yan eh. Wala pa akong binanggit na ganyan. Buka lang muna sa roots natin. Moderator time. May binanggit kang... Saka huwag ka mag-comment. Moderator time. Bro, Pamato, kanina naalala ko na, sa presentation mo, ginamit mo yung Levitico 11. Tama, hindi? Opo, pero yung tinatanong mo, wala doon sa... Wait lang, moderator's time. So, since naginamit mo ang Levitico 11, din ang tanong niya nasa Levitico 11, so, yung question ay granted. Paki-refresh, Bro Melchor. Okay, sabi dyan, kung mamatay ang anumang hayop na maaring kainin, ang sino mang humawak rito ay itinuturing na maruming hayop, ay ituturing na maging marumi paglubog ng araw ngayon. Pag bumibili kayo ng patay na baka, patay na manok, patay na isdang may kaliskis, kinakain nyo ba yan at kayo nagiging marumi? Oo o hindi? Sige, yes. Diyan sa talata po niya na inyong pong binabasa, ang tinuturing po dyan, malinis na hayop, kapatid. Yung patay na maging marumi. Sandali. Ano nga ba ang talata yun para sigurado akong sinasagot kita? Huwag mo muna akong tanungin. Sumagot ka. Ako, ang trabaho ko ay magtanong, hindi yung tatanungin mo ako. Okay, ito sagot. Totoo yan, sa panahon ng lumang tipan. Di ba? 2 minutes.
bawal humawak ng karumag dumal. Tama naman sinasabi ninyo, hindi ko naman tinututulan yan eh. Masayang. Hindi ko naman yung tinatanong kung kailan. Pag bumibili ba kayo ng hayop na maaaring kainin na patay doon, na patay na yan, hindi na wala naman na gano'ng nabibiling manok na buhay sa mga kalengke, di ba? Ang tanong ko, yung mga baka doon na patay na, yung mga manok na patay na, islamicalis patay na, kinakain yan, hinahawakan nyo yan, marumi kayo yan, oo hindi? Ayon sa Biblia. Gawin nyo mo lang pinakasimple kapatid na tanong kasi hindi ko mahagip. Wala nang comment, direct answer. Oo, simple lang. Ikaw ang nagpo-comment, di ako. Sagot, oo hindi. Anong tanong? Refresh mo kapatid. Yung mas madali ko maintindihan. Kasi at saka na, mahina lang ako. Sinisira mo lang yung oras ko, brother eh. Ulit ito. Oo. Ayon sa Biblia, no, kinakain yung mga hayop na maaaring kainin. Pag ito'y namatay, nagiging marumi. Ang tanong, ang topic natin hanggang sa panahon ng Kristiyano, di ba? Sabi nyo, hindi na pinapakain yan. Kapag bumili ka sa palengke ng patay na baka, patay na manok, patay na ischemicalis case, pag kinain nyo ito at hinawakan nyo, nagiging marumi ba kayo nito? Oo o hindi? Ah, yan pala tanong. Ah, hindi na eksistido yung batas na yan na paghahawak ka, mananatili kang marumi sa buong magapon. Inalis na ni Kristo yan. Hindi ko tapos na yung mapipinsik. Hindi ko tinatanong kung existido o hindi. Nagiging marumi ba kayo o hindi? Hindi nga po sagot ko. Kasi nga, hindi na po existido sa panang Kristiyano. Okay. Yan ay inalis na ni Kristo yung palatuntunan na yan. Okay. Oo. Salamat. Okay, salamat. Hindi na pala. Okay. Oh, side-comment na naman kapatid. Huwag ka mag-side-comment. Salamat lang ako. Sabi ko salamat. Mali yan. Sabi ko tactics yung comment mo. Mali may nagpasalamat sa'yo. Sabi ko salamat. Masama ba yun? Diyos ko naman. Masyado ka namang sensitive niyan. Time is up. Sabi ko namang sensitive. Nagpasalamat lang ako sa sagot mo. Sabi ko na sa'yo yun. Okay, that's the end of 7 minutes of cross-examination to the affirmative side. At mag-plug po tayo sa atin pong sponsor. So, mainit po ang talakayan, no? At happy listening dyan sa live. So, patuloy po ang atin pong debate. At ang debate po sa hapon pong ito sa dalawang katunggali ay hatid po sa inyo ng vitamin C. Ang vitamin C po ay nagbibigay po ng pampasigla, pampalakas sa atin pong pangangatawan, lalo na sa panahon ngayon na nasa pandemic. At kung gusto niyo pong mag-avail ng vitamin C, ay nandyan po si Bro Nas, pwede po kayo mag-PM, then pwede po ihatid po sa inyo through delivery. So, okay, tayo po ay papasok po sa 10 minutes ba, Sister Nudge? 10 minutes o 7? Opo. 10 po. Okay, bigyan po natin si Bro Melchor ng 10 minutes para po sa kanya pong presentation. So, paki-start po ang time, Sister Nudge. Okay, Bro Mel, you have 10 minutes. Time start so, now. Sinabi na mismo ni Kristo sa 7:19, lahat ng mga pumapasok sa bibig, no? Lahat. Wala siyang sinabi yung mga kosher lang, no? Lahat. Kaya nga, ang sabi nga ni Jesus, pumunta kayo sa alin ng bayan na inyong puntahan, kainin ninyo anumang ihain sa inyo, anumang ihain. Hindi yan tinapay lang, no? Hindi yan tinapay lang. So, sabi, pumunta kayo sa alinmang bayan, yung puntahan, kainin nyo man ang inyong kainin. Naidig kay San Pablo yan, sabi niya, no? At huwag na kayong magtanong pa upang hindi mabalisa ang inyong budi. Yan. Sabi nga, no? Walang anumang likas na marumi. Sabi sa Roma 14:14, marumi lang ang isang bagay, sa taong marumi ang pag-iisip. Sabi Kristo, walang anumang likas na marumi. Bakit? During that time ng creation, it was very good, sabi niya. No? It was very good. No? At during that time, sa panahon ni Noah, walang sinabi ang Diyos doon, sinabi ang Diyos doon, na yun lang ang kakainin sa niya. Lahat ay maaari ninyong nang kainin. No? Sabi doon sa Genesis 9:2-4, walang sinabing huwag yung mga karumaldumal. No? Walang sinabi. Lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin.
No, wala pang dietary law that time. Wala pang dietary law. Wala. Bakit kailan nagkaroon ng dietary law? Nung inilabas na sila sa Ehipto. Dahil nung nasa Ehipto sila, kung ano yung kinakain ng mga Hudyo doon, ganun din ang kinakain nila. Kaya nga nagreklamo nga sila doon sa ano eh, sa ilang. Sabi niya, ano ba, papatay mo ba kami rin? Kung sa loob doon nga kami sa ito, nakakakain kami ng karne. Diba? Dahil that time, yung mga pinakain doon ng mga Ehipto, kinakain din nila. Nung inilabas sila ng Diyos, doon nila doon na sila pinakain yung mga hindi na pinakakain dahil yung mga kinakain nila doon hindi na kinakain ng mga Hudyo, no, para malaman natin, no, yung mga baboy hindi ang kinakain niya ng mga Hudyo ay ng mga Gentil o ng mga Egyptian, pero hindi ang kinakain, hindi na pinakain sa mga Hudyo, no, para ma-identify na sila na sila talaga ay bayang pinili ng Diyos. Titingnan natin dapat yung konteksto niyan kung bakit na sila dinawal that time, no, dahil during that time kinakain niyan. Dahil kung during that time na hindi na pinapakain yan, dapat hindi na nagpalagay sa ano yan, hindi na nagpalagay sa Ark ni Noah yan kung yan ay talagang maruming-marumi raman mula ng creation, no? Ang ginawa ng Diyos, lahat ng bagay malinis, no? Lahat ng bagay malinis. Sabi niya, no, ito ay makita na pala, it was very good. Bakit sinasabing marumi? Marumi yan sa dietary law ng mga Hudyo. Hindi sa buong mga nanando doon, mga Assyrian, Babylonian, Egyptian, kinakain nila yan. Kinakain sa panahon ng mga Kristiyano, sabi nga, walang pagkain na pumapasok, basahin natin. Sabi nga, tinapay lang daw ito, nanahawakan daw ng tinapay. Wala namang tinapay dito, basahin natin. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito. Iniwan Jesus ang mga tao at na makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong niyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin niyo ako naunawaan? Tanong ni Jesus, hindi ba niyo alam na hindi anumang mula sa labas ng tao, anuman, anything, hindi niya sinabing broma lang, no, anuman, no, ang linaw, mula sa labas ng tao ang nagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kung hindi saktian, no, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat, no, ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa paningin ng Diyos sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya. Yun ang nagpaparumi, yung pagkain hindi. Sabi nga ng Roma 14:14, basahin natin, no? Ito yung sabi ni isa ng sulat sa Roma, basahin natin. 14:14. Napakalinaw nito. Sabi dito ni sulat ni ano, dahil sa aking pakikipag-isa kay sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang likas na marumi, no? Walang likas na marumi. Kung sino man ang naniniwalang marumi, ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. So kung marumi pala yan sa atin o sa paniniwala nyo, sa inyo lang. No? Dahil yan ang inyo. Sabi niya, kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na iyon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos sa kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Ang linaw, no? Ang linaw niya, no? Sabi diyan, sapagkat, 17, no? Ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito'y sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Hindi yan makakapagpapasok sa'yo sa langat. Kumain ka naman ng marumi o kung ano-ano mang sinasabi na katarton o bruma. Hindi yan nagpaparumi. Dahil ang batayan ng Diyos sa kanyang kaharian ay hindi pagkain at inumin. No? So, napakalinaw, no? Ang batayan ng Diyos pala yung sa 17 ng Roma 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o anuman inumin, ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, kagalakan sa loob ng iskaloob ng Espiritu Santo. Napakalinaw niyang kalata na yan, no? Sa unang Korinto 8:8, basahin natin. Sabi dito, ito, basahin natin. Okay. Napakalinaw, 8:8. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang kinalaman, marumi, malinis. So, walang kinalaman yan. Sabi, ayon dito sa New Testament na. Kasi
wala na, we are not under the law of Moses o yung tinatawag nating mga dietary law ng mga Udyo. Hindi na, mga Kristiyano na yan. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganung pagkain, at wala rin kabutiang maidudul sa atin kung kumain man tayo niyan. Kaya tama yung sinabi ni Jesus, hindi nakapagpaparumi yan dahil inilalabas yan at walang kabutiang maidudulot yan. No? Ang linaw niyan. No? Another. Oh, ito pa. Okay. Sa Lucas 10:7 tsaka 8. Ito yung sabi ni Kristo to, no? Sabi ni Kristo, kung di ako nagkakamali, si Kristo yung nagtutos dito eh. Sa 10:7-8. Sabi rito, makituloy kayo sa bahay na iyan at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutulong. Kainin ninyo at inumin anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumatanggap ng sweldo. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Alinmang bayan. No? Kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Utos ni Kristo yan. Kaya nga sabi sa 7:19, nilinis na ng Diyos. No? At 2:10, ginamit natin doon. Yung akatarton doon, nilinis na ng Diyos. Hinahamon ko kanina ito ng challenge. Sabi niya, basahan ko daw, inuulit-ulit ng ating kaibigan, na nung inano ko ito ng challenge sa akatarton doon, ikiris na, nilinis na ng Diyos. Ayun na, bumawi na kagad. Walang ganun, Mars, no? Last 2 minutes. Okay, ang pagkain ay hindi yan batayan na papasok ka sa langit kung namimili ka ng pagkain. Walang kinalaman yan sa unang Korinto 8:8. No? Kaya nga ang sabi ni Jesus, wala nang pinagkaibang maging Hudyo at Grego. Iisa na tayo kay Kristo. Dahil hindi sukatan ang pagkain para tayo ay mapabilang sa kanyang Diyos. Dietary law yan ng mga Hudyo, no? Okay, sana alam natin yung dietary law ng mga Hudyo. Hindi po tayo mga Hudyo, tayo po ay mga Kristiyano, no? Kaya hindi na tayo sakop ng tinatawag ng mga dietary law ng mga Hudyo during that time. Dahil kaya binawal sila kumain para ma-separate sila doon sa mga nakalus na nila kung saan sila na pukunkwer, no? Kasi kung ano yung kinakain ng mga nandito doon, kinakain din nila kasi naaalipin sila noon, nasasakop sila noon. Hindi sila pwedeng manili ng papakainin doon dahil alipin sila noon. Kung anong kinakain nila doon, kakainin nila yun. Yun ang konteksto noon. Kaya nung inilabas sila sa ito, gumawa na ng dietary law ang Diyos para sa kanyang bayan. Hindi para sa mga Kristiyano that time, no? So, napakalinaw. Okay. Kaya nga, ang sabi, kung mamatay ang anumang hayop, sabi niya, hindi na raw sakop doon. Hindi naman pala nasakop doon. Eh, bakit niya ginagamit niya pa yung akatarton ng broma na yan? Sa palengke, wala tayong mabibili sa panahon na natin ngayon na madalang lang siguro yung buhay na manok, buhay na baka, yung isda, lahat yan mga patay. Eh, ang sabi sa Biblia, kung hanggang sa panahon ngayon ay ganyan pa rin, eh pag ginawakan mo yan, magiging marumi ka. Eh kakainin mo pa uli, bukas may tira ka pa niyan, kakainin mo uli. Eh di pa ulit-ulit ka nalang marumi. Kahit yan ay pinakakain na. Hindi yan ang batayan ng Diyos yung pagkain. Unang Korinto 8:8, no? At saka doon sa Romans 14:17. Hanggang okay, 20, time, no? Time na ba? Time. Hindi pa tumutunod. 3, 2, 1. Time is up. Ayan din. Sorry. Nauna pala yung akin, no? Sorry. Hindi tayo na pala sa okay. Okay. Salamat, Bro Milchur. At that's the end of 7 minutes. Presentation of a negative side. Ang 7 minutes presentation. Excuse me, Mr. Moderator. Diba 10 minutes? Bakit 7 minutes na ating? 10 minutes. Yung process samang 7 minutes. Sorry. So, 10 minutes presentation na tapos po ay hatid po sa inyo ng vitamin C. At kung gusto niyo pong mag-avail, just take sa Bro Nas para po sa delivery po. So, ngayon po ay 7 minutes naman Sister Nad sa cross-examine, no? Opo. Okay. Bro Kamatsu, ready na po kayo? Opo. Okay. Sister Nad, please take the time. Okay. Bro Kamatsu, okay na po. You have 7 minutes. Time start now.
Okay, kapatid na Melchor, balikan ko yung Marcos 7, no, 19. Ano ba yung maliwanag na nakalagay sa talata na nilinis? Akatarton o bromaton? Okay. Ito ang sagot ko, no? Okay. Ang bromaton dyan, hindi yan literal na doon lang sa malinis. Kasama din dyan, ayon sa konteksto, na yan ay patungkol din sa mga marurumi, no? Babasahin ko. Okay, ito ang sabi dyan sa Mateo. Ano ba yun? Marcos 7. Babasahin ko, ha? Sandali. Patungkol din yan, yung broma na yan, patungkol din yan sa malilinis at hindi malilinis na pagkain. Ayon sa kanginang inilatag ko. Yan ang sagot ko. Okay. Ulitin ko po yung tanong, kapatid, ano? For the record. Yung po bang maliwanag na tinutukoy dyan sa Marcos 7:19? Yan po ba ay akatarton o bromata? Bromata, but ang konteksto ay ito. Food, literally or figuratively, especially ceremonially, articles allow or forbidden. Teka muna, Mr. Moderator. Articles allow or Mr. Moderator. Yun ang sagot ko. May concern lang po ako, Mr. Moderator. Sumasagot pa ako kanina pag nagaganyan ka, nagaganyan ka. Sige, ako mag-ano doon. Wait lang, hold the time. Sige, kain ka natin sabihin na si Pastor Fernando. Ano yung concern mo? Ano po yung 20 seconds natin na, ano, 20 seconds na pagsagot, no? So, okay, time resume, bro, Sister Nads. Sige, okay. Continue. Okay, time resume. Okay na po? Proceed na po. Okay po. Proceed na po. Okay. Kasi hinahanap ko lang po, ano, yung maliwanag na pagkakabanggit sa Marcos 7:19. Yung po ba ay akatarton o bromata? Yun lang naman po, akatarton o bromata ang maliwanag na mababasa. Okay, bromata. Pero yung konteksto, iaakit mo lang na katarison, nilinis. Kung yan ay para lang sa malinis, bakit meron pang katarison? Yun ang sagot ko. Kaya nga dito, sabi ng mga scholar, food literally or figuratively, especially ceremonially, article allowed or forbidden by law. Pwedeng allowed, pwedeng forbidden yun. Kaya nga merong talata roon doon sa taas na katarison. Dahil kung yan ay malinis lang, bakit ginamit katarison? Sige. Continue. Doon sa, sorry, tatanong na po ako. Apo, ay natural. Doon sa Marcos 7, na ini-insert mo yung akatarton, saan mo nabasa yung salitang akatarton sa Marcos 7? Okay, sinabi na ko na sa'yo, tinanong mo sa akin yung sinagot kita, broma. Ang konteksto niyan, patungkol yan sa allowed or forbidden by Jesus Lomit. Dahil kung yan ay broma lang, literary, no, yan, bakit ginamit dyan yung salitang katarison na nilinis? Therefore, it is include allowed or forbidden by Jesus Lomit virtually. Yun ang sagot ko. Okay, Lina, ulitin ko tanong kasi hindi po niya sagot, ano? Alin? Ito tanong. Saan po ninyo nabasa sa Marcos 7 yung salitang akatarton? Okay. Sinabi ko nga hindi niya nabasa, pero yung konteksto, no, bromata, tumutungkol yan figuratively, literally or figuratively, especially ceremonially, article allowed or forbidden by Jews law meet virtual. Kaya nga mayroong katarison, ibig sabihin nilinis. Kung bromata lang yan, yan ay malinis dapat, hindi ginamit yung salitang purifying or katarison. Dahil saka nakakita malinis, nililinis pa. Yun ang sagot ko. Okay. So, ang tanong ko, yung mismong salitang akatarton, saan mo nabasa sa Marcos 7? Sinabi ko nga sa iyo, yun uli, hindi mo nga nakita doon, hindi mo nga mabasa, di ba? Moderator time. Affirmative, proceed ka sa ibang question kasi pangatlo na yan, natanong niya, mayroon na siyang sagot. So, sige. Panahon ng rebuttal, moderator time.
Kasi para hindi tayo magpaulit-ulit, sumagot na siya 2 times. So doon muna siya ano yun sa rebuttal portion. So, okay. Sige. Okay. Time resume. Oo. Ito clarification lang po. Magtanong ka muna. Ito nga tanong ko. Hindi clarification yan. Diyan ay yung ano mo, premise mo. Hindi clarification, premise. Hindi. Makinig ka kasi muna bago ka magano, kapatid. Itatanong ko kasi sa iyo bilang paglilinaw, saan yung ginamit ng talata na anumang ihain? Kasi hindi ko na ilista. Napalusot na naman kung may hindi. Okay, so sabi rito, tama ba yan yung unang Corinto Gis? Oh, Gis 23, ginamit din yan ni Cristo. Gis 23, so salamat. Tsaka 27. Lucas 10:7-8, unang Corinto 10:25, okay. Then 27. Okay, yun ang sagot. Sige. So, ito po yung tanong ko. Doon sa Roma 14:14, nabasa niyo ho ba doon ang salitang akatarton? Mahilig ka sa akatarton. Okay, basahin uli natin, no? Para susunod niyan, mamaya karton na yan. Sige. Unang Corinto 8:8, no? Yun ang tanong mo. Sabi dito, ang tanong ko, kapatid, Roma 14:14. Roma 14:14 ba? Okay. Sabi dito sa Roma 14:14. Okay. Okay, no, babasahin ko, brother. Gusto mo Hebrew pa o Greek? Para ano, 14:14. Dahil sa aking pag-iisa kay Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Kung sino man ang naniniwalang marumi, ang anumang bagay marumi nga iyon sa kanya. 'Yun ang nabasa natin. Okay, general yun, na walang marumi sa harapan dahil sabi ng Diyos, no recreation, it was very good nung nakita niya lahat ng kanyang creativity, it was very good. Kaya kung marumi yan, marumi ang isipan. Yun ang sagot ko. Okay. Diyan sa Roma 14:14, ano po yung salitang marumi sa tekstong Grego? Okay, sa tekstong Grego, ano yung sa Roma 14:14? Babasahin ko, no? Babasahin natin. Okay. Para sabihin mo naman, hindi ako nag-iimbento ng sarili kong interpretasyon. Okay. Ito ang sagot. Okay. Ang sinasabi dito, koinon or common koinon. Sabi dito, unclean koinon. Common food yan, mga unclean na hindi kinakain yan during that time, hindi yan kinakain ng mga Pudyo dahil yan ay forbidden sa kanilang dietary. Koinon or koine, ibig sabihin common. Ayan. Okay. So yung tanong, time na ba? Okay, yan po ang katapos po na 7 minutes cross-examination sa negative side. At ang debate po ito ay atid po sa inyo ng vitamin C. At kung gusto nyo po magkaroon ng malusog ng pangangatawan, lalo sa panahon ng pandemic, ay mag-text po kayo o mag-PM, no, kay Bro Nas. At ang debate po ito ay atid po sa inyo ng debaters convention sa pamagitan po ng vitamin C. Okay, let's proceed sa atin pong rebuttal portion. So 10 minutes po ang atin pong rebuttal, 7 minutes po ang cross examination. So Sister Nads, ready na po ba itong 10 minutes? Ibigay po natin kay Bro Camacho. Opo, kapatid. Opo. Okay, Bro Camacho, you have 10 minutes for the rebut. Time start now. Okay, salamat po mga kapatid. At medyo masarap pang usapan, ano ho? Okay, so una kong gustong bigyang pansin mga kapatid, sa unang tindig ko pa lang ho, maliwanag ko pong sinabi na kung ang babasahin ang nililis ay pagkain o yung broma, wala po kaming tutol doon. Kasi yun hong broma, hindi po yung tumutukoy sa mga karumal-duman. Kaya nga hinahanap natin kung saan sa Marcos 7,
binanggit yung salitang karumal-dumal o yung akatartun. Maliwanag po na walang nababasa ang ating katunggali doon sa 719 na salitang akatartun. Ano ho? Kundi ang nililinis po doon, napakaliwanag po yung pagkain o broma. Ay hindi niya natibag yung akin pong itinayo, mga kapatid. Yung konteksto ng Marcos 7:19, mga kapatid, yan po ay patungkol sa pag-uusap ng ang ating mga alagad, natagpuan o nakita ng mga pumupuna sa ating Panginoong Jesucristo na kumakain sila ng tinapay na ang kamay ay hindi po hinugasan. Para sa mga Hudyo, yun ay isang kautusan o palatuntunan o mga salit-salit sabi na minanalamang nila sa kanilang mga ninuno. Ipinakita ng ating Panginoon na kahit tayo'y kumain ng pagkain marumihan, ng nahawakang maruming kamay, hindi nangangahulugan na nawawala na ang ating kabanalan sa Diyos. Ano po? Yan po ang konteksto po niyan. Mula 1 hanggang sa talatang 19, wala pong pag-uusap tungkol sa karumal-dumal sapagkat hindi isyo sa panahon nila noon kung pwede nga bang kainin ang karumal-dumal o hindi pwedeng kainin ang karumal-dumal. Maliwanag ng ating nababasa dyan po sa Marcos 7:19, no, na yan ay katarizon, pangtata, bromata. Alin po yung kinakatarizon? Alin ba yung nililinis? Yung bang karumal-dumal? Hindi po. Yung bromata. Kaya nga ang challenge natin bumasa ng ang nilinis karumal-dumal. Ang ngayon, ang pakli nila rito, bakit palilinisin? Eh kung malinis na pagkain niya, ang sagot na sa unang talata lang eh. Nadumihan kasi sila ng makamay na hindi na hindi sila naghugas. Yung nagsagot doon mga kapatid. Kaya nga makikita natin yung salitang lahat. Ano ho? Yung salitang lahat na binabanggit sa naunang talata ay tumutukoy sa konteksto na nanilinaw sa talatang 19 na yan ay bromata, bromaton. Kaya nga nung chinachallenge niya, hindi niya nabasa na yung bromaton ang nilinis, na yung akatarton ang nilinis dito. Maliwanag dito na ang nilinis yung broma, yung bromata o yung bromaton. Kaya wala siyang sa challenge niya, wala po siyang nabasa, mga kapatid. Conclusion lang niya na may nabasa siya. Kailanman hindi tumukoy ang salitang bromata sa akatarton. Kaya i-challenge ko siya rito. Bumasa siya ng mga, kung meron siyang leksikon, bumasa siya na isa sa kahulugan ng broma ay akatarton. Yan. Kapag wala siyang nabasa, hindi pa rin niya natibag yung akin pong itinayo, mga kapatid. Ha? Ngayon, pansinin ninyo, doon sa unang Corinto 10:27 na kanyang ginamit, 24:27, ano mang ihain sa inyo? Ano ba ibig sabihin nun? Tungkol ba yun sa karumal-dumal na hayop na ipinakakain na sa tao? Hindi po mga kapatid. Maliwanag dito sa talatang ito ng unang Corinto 10:27, yung salitang ano mang ihain sa inyo, referido po yun dun sa mga inihain sa Diyos-Diyosan. Pansinin nun, babasahin ko mga kapatid. Ganito ang sabi rito. Kung kayo aanyayahan ng hindi sumasampalataya, ibig ninyong paroon ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. Babasa ko ng isang salin ng Biblia para lubos natin maunawaan. Ano ba yung tinutukoy doon? Dito sa ang salita ng buhay, ganito sabi. Kung aanyayahan kayo ng hindi Kristiyano sa isang handaan at ibig ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo, huwag kayong magtanong alang-alang sa inyong budi. At kapag ka itutuloy po natin mga kapatid, ibabagsak pa natin sa talatang 25, 26, 27,
sa mga nauna pang talata, ang pag-uusap dyan mga kapatid tungkol sa mga inihain lamang po sa mga o sa Diyos-Diyosan. No? Ganito ang sabi sa atin mga kapatid. Babasahin ko pa, no? Kung aanyayahan kayo, tutuloy ko lang po, aanyayahan kayo ng isang hindi Kristiyano sa sanghandaan at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang inihain sa inyo, huwag kayong magtanong alang-alang sa inyong budhi. Subalit kung may magsabi sa inyo, inihandog ito sa Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin alang-alang sa nagsabi sa inyo para huwag masaktan ang kanyang budhi. Datapot niyo sa alang-alang ang damdamin ng iba, huwag ang sarili lamang ninyo. Ang pinag-uusapan po dyan mga kapatid, yun pong angkop na pagkain na naiyahain doon sa Diyos-Diyosan. Muli hindi po pinag-uusapan dyan kung pwede na bang kainin ang karumal-dumal o hindi pa. Oh? Maliwanag po yan mga kapatid. Ngayon, punta tayo dito sa Roma 14, talatang 14. Tinanong ko po siya rito kung saan niya nabasa yung salitang akatartong. Ang totoo, wala siyang nabasa, pinaikot-ikot lang yung pagsagot mga kapatid. Kaya, sunod pong tanong, ano ba yung salitang marumi sa tekstong Grego? Oh, tama sagot niya, yan ay koinon. Yung koinon, hindi po yun akatartong. Magkaiba ang koinon, magkaiba ang, ya, iba siya sa akatartong. Yung koinon, yun po ay mga hindi nila kinakain yung araw na pagkain din. Oh, yung mga broma na napadaiti sa marumi, ang tawag na nila dyan, koinon. Oh, yung broma na napadikit, napadaiti, napadikit, yan, o natabunan ng marumi, koinon na po ang tawag nila dyan. Para sa mga Hudyo, yan ay kasalanan kapag pinain. Sang-ayon sa ating mga apostol, kahit kainin natin yan, hindi naman yan ang magtataguyod sa atin sa Diyos. Yun ang ibig sabihin nuno, yung broma, wala hong issue kami dyan na hindi dapat kainin. Kaya nga, doon sa talatang, last 2 minutes, okay. Kaya nga, doon sa mga sumunod na talata, sa Roma 14:17, tama naman po yun eh. Tama po yun. Oh, na ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain, broma mga kapatid o brosis. Oh, at hindi rin sa pag-inom, kundi doon sa katwiran, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu. So wala pa rin siyang nabasa mga kapatid na yung karumal-duman. Ano ho? Kaya pwede lang kainin. Kahit doon sa Roma 8:8, tignan po ninyo yung salitang pagkain doon. Hindi po yan akatarto. Yan po ay broma pa rin. O, tumutukoy pa rin niya sa mga angkop na pagkain, no? Na kanila pong pinagisnan. O, kung Roma 8:8 nga ba yung binanggit niya, pansinin niyo yung talatang yan mga kapatid. Wala pong akatartong dyan. Kaya nga sina-challenge natin eh, yun ang kanyang basahin. Kasi kung babasahin niya, pagkain, walang problema doon. Pero tandaan natin, iba ho yung pagkain na pagkakilala natin ngayon. Iba rin yung pagkain sa banal na kasulatan. Yung pagkain sa panahon natin ngayon, palibasa nakamiss na natin dito, kasama na yung baboy, etc., etc. Pero sa mga Hudyo, hindi nila itinuturing na pagkain yan. Hindi nila itinuturing yan na broma. Ano ho? Yan. Ngayon, punta tayo doon sa Lucas 18. Ano mang ihain sa inyo? Oh? Kung titignan ninyo mga kapatid ang historical background, oh? Kapag ka ang Hudyo dumalaw sa hindi Kristiyano, hindi po nila hinahainan yan ng karumal-dumal. Ang ihain dyan, yung angkop na pagkain sa bumisita sa kanila. Oh. Tsaka, lalabas din, magkakaroon ng kontrahan. Kasi, yung Lucas 18, pagdating sa gawa din, sabi ni Apostol Pablo, time is up. Hindi kami kumain. Okay, yan po ang atin pong rebuttal 10 minutes po sa atin pong affirmative side. Ang debate po ito, ahetid po sa inyo ng vitamin C. So, kung gusto niyo pong mag-avail, just PM or text Bro Nash.
Okay, ang atin pong time ay 7 minutes, Sister Nats. Apa. Okay, ready na po ba ang atin pong 7 minutes para kay Bro Melchor? Paki-announce po yung atin. Yes, ready okay. Na. Okay. Yes. Bro Melchor, you have 7 minutes to pause. Okay. So, time start now. Pastor, yung Mark Martin 19, tinapay lang ba yun na tinutukoy yung Roma doon? Oo, hindi. Ayun sa'yo, tinapay yun. Yes? Nahawakan. Oh, Tanong ko, tinapay lang ba yun? Oo, hindi. Basta't yung po sumasakop sa Roma ka, ang naging pundasyon, yung tinapay. Ang naging pundasyon... Hindi ko tinatanong yung pundasyon, tinapay lang ba yun? Oo, hindi. Hindi po, lahat po ng broma ka, ng bromaton o broma, yun ang context nun. Ang naging pundasyon noon, yung tinapay na hinawakan ng maruming kamay. Pastor Simaya, ang tinatanong ko kategorya. Lahat ng broma, angkit na pagkain, hindi pwedeng kainin yun. Ang tinatanong ko, sabi mo, tinapay yun na nahawakan ng kamay. Ang tinatanong ko, tinapay lang ba yun? Oo, hindi na tinutukoy na broma doon. Tinapay lang ba yun? Oo, hindi. Sinagot ko na po, sabi ko nga po, hindi lang siya eksklusibo sa tinapay. Oo, hindi eksklusibo. Okay. Ang naging pundasyon ng pag-uusap dyan kung bakit nailahan ang lahat ng broma ay pwedeng kainin dahil sa isyu ng tinapay na nahawakan ng maruming kamay. Ang sabi mo, nahawakan, hindi maaaring kainin, sabi mo, dahil marumi. Ano po? Tumutukoy lang ba doon yan sa pagkain? Oo, hindi. Yung tinapay na nahawakan ng maruming kamay, pwede nga kainin yung kapatid. Oh. Ayon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung karumaduman, hindi yung pinapakain. Sabi mo pwede kainin kahit nahawakan na ng maruming kamay. Bakit nililinis pa kung pwede na palang kainin? Pwede kainin yun kahit... Oh, bakit nga nililinis pa? Ayon doon sa Marcos 19, kung tinapay yun na specific. Eh, bakit nililinis pa? Eh, kahit pala maruming kamay, nawalan yun. Eh, pwede pala kainin ayon sa'yo. Ang tanong ko, bakit nililinis pa kung tinapay lang pala yun? Kaya nililinis kasi nahawakan ng maruming kamay. Ibig sabihin, lahat ng pagkain na nahawakan ng maruming kamay, pwedeng kainin yun. Kasi yun ang nililinis ng ating Panginoon. Pero yung karumaduman, yung akatanton, hindi pinapakain, hindi pinag-usapan sa Marcos 7:19. Timing 20 seconds. So, okay. Mr. Moderator, bakit yung tanong ko, bakit nga nililinis pa kung pwede naman palang kainin yun? Bakit nililinis pa? Eh, sabi mo, kahit na maruming tinapay, dahil malinis sa kanila yun, pwede na kain. Bakit nililinis pa? Ito na sagot. Tanong ko, bakit nililinis ba? Kung yan ay matangkakalanan, umakanaanan. Bakit? Kaya nililinis kasi nga nahawakan ng maruming kamay para sa mga Hudyo, yan ay koinon na. Sandali lang, sumasagot pa ako. Sa panahon nila, yan ay koinon na. Marumi na yon. Kaya sabi ni Kristo, hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa tao? Anong paraan ng paglilinis na sinasabi dyan? Anong paraan na paglilinis dyan? Ano po? Time start ng 20 seconds. Sige, sagutin mo. Anong paraan ng paglilinis dyan? Sabi mo, kahit na yan nahawakan ng maruming kamay, pwede kainin dahil nililinis dyan. Anong paraan yung paglilinis na tinutukoy dyan? Opo, paraan. Ayan po yung nililinis sa loob ng ating body, sa ating metabolism system o sangkap ng ating katawan. Hindi po Panginoon sa Kristo naglilinis dyan. Yung dyan sa talata na yan. No? Anong paraan yung ginagamit ng paglilinis dyan? Anong paraan yung ginagamit ng paglilinis dyan? Hindi ko tinatanong. Sa proseso nga ng ating katawan, kapatid. Bro Milton. Wait, moderator time. Moderator time. Bro Milton, pag sumagot siya, patapusin mo yung kanyang 20 seconds kasi inuuratan ko. Okay. Bago ka pumasok, kailangan matapos yung kanyang 20 seconds. So, tanong uli, Bro Melchor, sige. Anong paraan dyan sa talatang yan na hindi yung sa katawan ang pamamaraan nila ng paglilinis dyan? Anong paraan?
Hindi yung human body tinatanong ko. Diyan sa talata. Ang paraan nga po ng paglilinis sa pamamagitan po ng katawan ng tao sa kanyang sangkap sa metabolism system. Ilalabas niya ito sa kasilyas. Talo ka na. Showdown ulit. Kung mabasa ko na hindi ganyan ang paglilinis dyan ayos sa talatang dyan, talo ka na. Showdown ulit. Hindi, hindi. Hindi. Ganito. Ito sagot. Ganito sagot. Hindi. Kasi yung babasahin mo, maling translation. O, basahin mo yung text ng Grego. Anong translation ang babasahin ko? Oo, maling translation ang babasahin mo. Alam ko yan. Ito sa 7-4. Kaya, hindi ko tatanggapin. Yung mga tasa, yung mga pichel, yung mga sisidlantas, so hinuhugasan din yan. Paano kayo yan? Hindi lang pala pagkain yun. Paano ngayon yan? So, proceed sa question, oh, no, bro, Milchor, hindi niya tatanggapin. Hindi niya tatanggapin yung challenge mo. So, okay. Tanong po. Okay. Mahirin ka kasi mo kumunin ang challenge. Kaya binabalik ka kita. Ayaw mo. Okay, next question. Ano ba ang makapagpapasok sa kalangitan ng kalangitan ng ating Panginoon? Yung pagkain ba o yung tinutukoy na kapayapaan pag-ibig? Kalindon. Pag sa isang pagkain niya, wala kami problema doon, kapatid na Melchor. Okay po yun. Hindi yan ang magtataguyod sa ating Panginoong Diyos. Kasi yung pagkain, sakop po ng salitang broma. Hindi yan yung akatartong. Ang patunayan po ninyo, huwag pagkain, kundi yung akatartong. Tinatanong ko, ano nga ang magiging batayan ng pagpasok sa langit? Yung pagkain ba o yung kapayapaan pag-ibig sa Diyos? Alin doon? Select ka lang. Hindi nga pagkain, kapatid. Oh, yung nasagot ko, hindi pagkain. So, kung hindi pagkain, ano ang batayan ng Diyos para makapasok sa langit? Kung hindi pala yung pagkain. Eh, di John 3:16 ang bagsak natin sa biyaya ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, sa biyaya. Okay. Wala ka ng sagot. Ano? Okay. So, hindi pala yung pagkain. Tama ba o mali? Tama, hindi pagkain. Pareho tayo ng kakiran dyan. Hindi pagkain. Pero yan ay hindi. Yung pagkain na tinutukoy ko, broma. Broma ton. Hindi yung karumal-dumal. Pagkain muna tayo. Ngayon, ang tanong ko sa iyo. Dito tayo sa Marcos, sa Acts 10, ginamit mo ito kang hina, no? Okay. Yung akatarton doon, ano yung tinutukoy doon? Mga hayop ba yun? Oo o hindi? Hayop din po yun. Yung binabanggit mo sa gawa. Jeez! Oo, oh, tama yan. Hayop yan. Pinapakain nyo kay Peter? Oo o hindi? Eh, pinapakain po yun. Oo, tama, pinapakain. Ito, sumasagot. Time is up, Eh, pinapakain, pero yun. Ah, time na? Sayang. Okay, time is up. Yun po ang sayang. 7 minutes cross-examination from negative side. So, sige po, Sister Nance, paki-reset po yung time natin ng 10 minutes. Ibibigay po natin kay Bro Milchor. Kung ready ka na, paki-announce. Paki-paki-paki. So, Bro Mel, you have 10 minutes. Time starts now. Salamat, no? So, itong ating kaibigan, mahiling mag-challenge, no? Nung ako naman ang mag-challenge, puro ayaw-ayaw. Maling salin daw yun, no? Kasi yung inililis doon, hindi lang tinapay yun. Lahat ng mga nabibili sa palengke. No, pero pang nabibili ito na mga karne, yes, sabi nga ni Apostol San Pablo, yung ginamit ng kaibigan natin sa Diyos-Diyos ang daw inandog. So iaakat mo lang ng 25 yung ginamit niya sa Corinto, no? Nung 10:25, akat mo lang, hindi lang po sa Diyos-Diyos. Sabi, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayo magtanong kung bang hindi mabagbang ang inyong dami. Yung tindahan ito ng karne, tinatawag niya sa Greek, Agora. Hindi yun yung patungkol lang sa Diyos-Diyos, ano? Itingnan mo yung susunod na konteksto sa taas, no? Pagka doon ka lang bumasa, mamaniwala ka sa sinasabi niya, no? Kumain kayo ano bang nabibili sa tindahan, hindi po yun sa sinasabing inano lang sa Diyos-Diyos, ano? Sapagkat sinabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon ang Panginoon ang may-ari. Ngayon, pinabibili tayo, ano bang pinabibili sa tindahan ng karne? Ano ba nakikita natin? At ang sabi pa ng ating kaibigan, ang pagkain daw noon at pagkain ngayon hindi raw magkatulad. Bakit? Ano ba yung baboy noon sa baboy ngayon? Iba ba yung baka noon sa baka ngayon? Hindi mo lang makikita yung analogy niya. Hindi raw magkatulad. Parehas pa rin umiiral yung mga hayop na tayo sa mga hayop ngayon. Bakit ako sasabihin niya, hindi raw pareho pagkain noon sa pagkain ngayon. Di ba? So napakalinaw, no? So inaakit mo lang ng 25, kumain kayo ano mga nabibili na tika sa karne. Huwag na magtanong kung bakit mabagabag ang sapagkat sinasabi ng kasulatan ang buong daigdig at lahat ng
karon ang Panginoon ang may-ari nun. Kaya bumili kayo. No? Huwag kayong maniniwala na sa Diyos Jesus ang kapupulot. Kahit na anong pagkain, ang kainin mo sa Diyos yan. Yan lahat ang may-ari. Hindi yan sa Diyos Diyosan. Kaya sinasabing sa Diyos Diyosan yan, inaukol nila yan sa peking Diyos. Pero ang lahat ng mga bagay na nandito sa Diyos ang may-ari niya, yung tunay na Creator. Kaya kumain kayo, no? Ano mo nandito sa tindahan ng karne? No? Napakalinaw? Yakit mo lang sa taas. Kaya tayo mga kapalala po sa tayong Katoliko, pag kayo na gumagamit ng kalata, susundan mo, yakit mo lang sa taas, makikita mo rin, no? So, another, doon sa sinabi ko, tinanong ko doon sa unang, sa Acts chapter 10 verse, in the following verse, tinanong ko yung bang akatar doon ay hayop na yun. Oo. Pinakakain ba si Peter doon? Oo daw, no? So, naputol tayo. So, pwede naman palang akatar doon, pinakakain ayon sa kaibigan natin. Oo daw eh. So, ano pang pagtatalunan natin? Aminado ka naman pala. No? Basahin natin yung akatar doon. Hayop, sabi niya, oh, hayop yun. Eh, sabi niya ng Diyos, magpatay ka kumain. Sabi niya, Panginoon, hindi ako kumakain. Kasi kung sasabihin mong hentil yun, gagawin mong cannibal si Peter, gagawin mo rin mamamatay tao si Peter. At saka walang hentil na apat ang paa, yung sabi doon. Walang hentil na lumilipad doon, basahin natin. O, hindi namin si Brother Alvin. Magaling, the voice while ko lang ginamit niya. Sabi niya, and boys, get up Peter, kill and eat. Peter, knowing Lord, this animal are forbidden in the dietary laws of Hebrew scripture, hindi sa mga Kristiyano hanggang ngayon, sa mga Hebrew scriptures lang, o sa mga dietary laws nila yan, sa mga Hudyo, no? Hindi sa mga Kristiyano, no? Yung tinatawag mong broma, ano? I've never been eaten non-kosher food yun, yung mga hindi nga malilitin. Kosher kasi, pwede kainin yung non-kosher forbidden. Sa Muslim, tawag nila yun, halal, no? Halal, no? Yung hindi kinakain, yung tinatawag lang haram, no? Most like this before, not once in my life, no? A boy, sabi ng salita, God's call something perishable and clean. You must not call it forbidden and dirty, no? Pang sabihin niya, pinay something permissible and clean. God calls something permissible and clean. You must not call it forbidden and dirty. No? And God calls something permissible and clean. You must not call it forbidden and dirty. Alin lang, alin lang. Tinanong ko siya kung akatar ko niya. Sabi mo, yes, pinapapatay kay Pedro. Yes, pinakakain, yes. Eh, sino yung mga nagtutol niya? Ito, yung mga forbidden. The container came with four-footed animals, creature, the crows, the birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vultures. Mga hayop, pinapakain na yung mga pigs. Nililinis na ng Diyos. No? Akatar doon yung mababasa doon. Pinakakain. Tangin na kapag dal-dal-dal-dal, sabi mo, walang mababasa talata. Kaya ang tinag-challenge kita, ayaw mong gamitin. Ayaw mo ipagamit sa atin ng Acts chapter 10. Kasi letra for letra, akartatong clay eat and ano, kill and eat. Akartatong yung tinutukoy, yung pinapapatay, pinakakain. Tapos sasabihin mo, walang mababasa sa talata sa Biblia, no? Walang akartatong mababasa. Kung marunong ka mag-greet, marunong din naman si Brother Will, kahit na kukonti. No? Nakakabasa rin po tayo ng Greek. No? Kahit walang transliteration yan, kaya ko pong basahin yan. No? Kaya kung sasabihin mo na nag-challenge ka nung unang parang umpisa pa ng tirada, wala kang mababasa. Kaya nga nung una kong talata ng premise ng unang challenge ko sa'yo, kung mabasa ko letra po letra, yung akatarto yung pinakakain, ayaw mo ngayon. Sabi mo, walang mababasa nung kina-challenge kita, talo na agad kung may mabasa o wala. Ayaw mo. Pangalawang challenge ko ulit, ganun na naman, ayaw mo. So, tapos pag ikaw mag-challenge, walang ganun, Marsh, no? So, wala muna, aminado ka naman pala yung pagkain. Wala palang batayan doon para makapasok tayo sa kanya ng Diyos. Ano problema pala sa hindi pagkain ng mga apple? Ayaw din sa Biblia. Sabi niya, hindi na di-treater. Pag-usto rin na marumi ang nilinis ng Diyos. Aminado ka ang Diyos, may kakayahan lahat. Nilinisin ang lahat ng bagay. Kahit ang pinakamarumi, ay kaya niyang linisin. Dahil sabi ng 26, no? Hindi sa Diyos ang napatungkol yun. Sapagkat sinabi ng kasulatan ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang Panginoon ang may-ari niyon. No, hindi yung Diyos-Diyosan. Okay, napakalinaw. Kaya kung sasabihin mo yung Roma na yan, patungkol yan sa dietary law ng mga Hebreo, hindi yan sakop ng mga Kristiyano. No, mga Kristiyano, sabi nga ng
sulat ng Apostol San Pablo, eh wala nang pinagkaiba. Maging Udyo at Grego, iisa na tayo kay Kristo. You are not under the law, but you are under grace. Yan. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Yung kautusan na 630 na yun, kasama rin yung 39 na dahitarilo ng mga Udyo, bro. No, hindi naman ikaw Udyo, hindi naman ikaw tinatawag nating Samaritano. No, hindi. Kaya huwag natin sasabihin na hindi pinapakain ang linaw-linaw na mababasa doon, akatarton, ekinisyon, no? Ilinis pa rin ng Diyos yung akatarton, pinapakain pa. Tapos sasabihin mo, walang mababasa. Eh, sasabihin mo, ngayon mo sabihin sa akin na maling salit niya sa wikang Greek, kung mali yung sinasabi doon. Eh, aminado ka at tinanong kita kung yan ay hayop, sabi mo, hayop. Yung akatarton ba yun, hayop ba yun? Yes, hayop yun. Pinakakain. Oh, tatanong ko sana anong kasong mga hayop yung mga akatarton din na pinapakain. Naabutan lang ako ng ano eh, ng oras eh. So napakalinaw. No? So wala na tayo pala dapat pagbibimatihan kasi nandito naman. Oo ka mo, asan ang kontra mo? Walang ganun, Mars. No? Unang-una kilala mo ako, Pastor Fernando. Matagal na rin tayo yung hindi nagkakatalpo. Almost 6 years na yata. Last 2 minutes. Pag kami moderator, nakikinig ako sa moderator, no? Alam mo naman yan, no? Kahit nga doon sa lugar nyo, dinadayo ko kayo kahit ako lang mag-isa doon, no? Alam mo naman si Brother Noel, your fighter ako, kahit ako mag-isa doon sa school, sa Seventh-day Adventist doon sa ano nyo, sa radio station, dumadayo ako mag-isa ron. Sa doon sa SS, pupunta ako na nakikipag-debate ko, pero hindi ako magulo dahil kahit ang moderator doon ay Seventh-day Adventist, pumapayag ako. Nakita nyo bang nanggugulo ako? Hindi. Di ba pag may moderator, si Brother Melchor lumalagay sa lugar. Nagpapabawal ako. No? So kaya wag tayong magpapaniwala na yung bumasa, ganito lang talaga, hindi mo iaakyat. Yung Marcos 7, iaakyat mo lang sa 5 yun eh. Ang mga ano dun, yung mga pitchel, mga hinuhugasan, sabi niya tinapay lang daw yun. Di ba sabihin pati yung pitchel, yung tuasa, yung kinakain din pala ng mga Udyo dahil nililinis nila yun. Di ba tinatanong ko siya eh. Iwas ko siya dun eh. So walang ganun, Mars. Di ba? Tapos sasabihin niya, baka naman maligsalin. Eh, hindi lang problema. Greek gamitin natin kung maligsalin ba yung pinkel doon, yung tasa maroon. Di ba? Ganun ang ginagawa na ating mga kaibayo. Pag nakapaglatag tayo, sasabihin ng maligsalin. So ano ba yung tamang salin para sa inyo? At sasabihin niya, mga maligsalin yun. Walang ganun, Mars. No, pag nasasakot, eh, sasabihin maligsalin. So, ibig sabihin, yung ginagamit niyang Biblia, yun lang ang tamang salin. Yung ginagamit natin, maligsalin. Ay, walang ganun, Mars. No? Tayo, nakabasa ng gano'n, kasi ting maling salin, ginagamit mo yun eh. O, tapos ngayon sasabi mo maling salin, eh huwag mo rin gamitin yun kung maling salin pala yun. Pero bakit ginagamit ka natin? Pwede natin makikita na kung paano ating kaibigan na pag nasa kote natin ay iwas po siya. Walang gano'n. No? Okay, so maraming salamat sa mga ating tabagapakunood. No? Time is up. Time is up. Okay, time. Yan po ang 10 minuto sa panig po ng RTT sa katawan po ni Bro Melchor Manalili. Ang kanya pong 10 minutong pagre-rebat. So, meron po tayong 7 minutes. Pakiano po dyan, Sister Nad? Bro, si Maya. Pwede bang mag-take over ka muna dun sa time? May tao lang kasi, may tao. Okay lang ba? Okay, sige. Ano na lang to? Sa Maya, mga dalawang tanong na yan, ano na lang to? Yung kung ano na lang conclusion ano na po sila, bro, si Maya. Conclusion. Conclusion na lang, kasi nakadalawang tanong na kami. Sige, conclusion na lang. So, ang conclusion niyo po ay 5 minutes, okay lang? Ako na mauna, kasi ako yung affirmative. Tama ba, Pastor? Sige po, oo. Okay, sige, bro Mil, kung kayo ay handa na, bigyan kita ng 5 minuto. Time start, conclusion time start now. Okay. Salamat mga kapanalig, mga kapananampalataya na pare-pares tayo ng paniniwala, no? Eksempyo sa ating kaibigan, no? Sabi nga doon, alam mo anong maligas na marumi, sabi na sa Roma 14:4. Marumi lang ang lahat ng bagay sa taong marumi yung pag-iisip. Kung ang pag-iisip mo marumi, talaga marumi sa iyo yung baboy. Unang-una ang baboy, hindi naman namin talaga kinakain yan eh. Kinakatay muna namin yung baboy, kumukuha kami ng karne, tsaka namin niluluto.
no? Walang Katoliko, walang born again, walang ano man ang kumakain ng baboy. Ang kinakain namin, yung karne ng baboy na niluluto. At hinuhugasan muna namin yan. Hindi yung pagkakuha ng karne, luto agad. Hindi, pinapakuluan pa nga namin yan eh. Di ba? Pinapakuluan. Walang, wala kang mababasa na reference na yung mga tinutukoy na walang isdang kaliskis, walang isda walang kaliskis, yung mga baboy, yung mga yakang kuko. Walang kang mababasa na reference na international. Dahil ay karumal-dumal internationally. Dahil kung yan ay mga karumal-dumal, eh sana wala nang nag-aalaga niyan, wala nang kagitinda niyan, wala nang nagpipinta sa palengke niya. Kung yung may kautosan na yan, eh sa international no, na tinatawag natin food and drug, no, Department of Food and Drug, dapat binawal na nila yan. No? Kasi hindi internationally, kinakain yan, pagkain yan. Kahit nga sa Saudi, kahit walang mga baboy doon, may mga Pinoy, kumakain sila ng mga baboy doon. Kaya dito silang family, nandun ang tindahan ng kami ng mga Pinoy. Di ba? Yung camel nga, hindi kinakain sa kanila, pero kinakain din nila yun. Kasi sasabihin natin, kami nga, yung pagkain doon, saka magkaiba na. Dahil during that time, umiiral na rin doon yung mga baboy, yung mga pinakakain. Umiiral na, magtataka ko sa ating mga kaibayan sa pananampalataya. No, ayaw nila kainin ng baboy, no? Pero kinakain. Pero may pinapakain sa tibia yan, hindi naman nila kinakain. Yung mga sipaklong, yung mga tumatalo na mga pulisyo, pinakakain niya. Yung may apat na pa na may pantalon, pinapakain. Pero sila hindi nila kinakain. Huwag ka magtataka kung alin yung masarap, yun ang ayaw kainin. Dahil during the Old Testament, sabi niya, hindi naman na tayo sakop noon, aminado naman pala kayo. Hindi naman pala sakop tayo noon, bakit pinaglalaban mo pa yan? Hindi ka naman pala sakop na full blow na yan. Nung si Kristo ang katuparan, kaya nga sabi niya, kainin niyo ang anumang inanay sa inyo, huwag na kayong magtanong. Bumili kayo ng karne, anumang karne na nabibili sa tindahan ng karne. Yung Korinto yun, Agora yun, sa Agora, tindahan yun ng mga Hentil, yung Agora doon, sa Korinto, tinutukoy na ang pamilihan ng mga karne, na huwag na kayong magtanong, kainin ninyo anumang tindahan karne doon sa Agora. Agora yun, eh, Korinto. Mga Hentil yun nandun doon, mga Hentil hudro nandun doon, sama-sama. Kaya nga sabi ni wala na kayong pinagkain mo, maging Hudyo, Credo, Asia tayo kung Kristo. Walang mawawala sa kumain kayo ng gano'n, ganito, ganyan. Walang mawawala. Walang mawawala. Ano ba mawawala kung kumain ka ng baboy? No? Kaya nga sabi sa'yo, lahat ng gagay, masama. Masama pa lahat sa mga. Walang mawawala. Ngayon, kung anong gawa, malakas kang kumain ng baboy, natural. Ngayon, nakaroon ka ng halip na, di ba, bawal na sa'yo. Pero, sinabing forever na bawal ka dyan. Pwede kang pamigit, pero inay-inay lang. Ultay mo nga yung Quran, pinapakain yung baboy. Sabi niya, pinapakain na. Peter, kill and eat. Sabi niya, yung akatanton daw ay wala daw mababasa. Ulit-ulit ang record tayo. Kailangan nung pag-intrad ako talagang para matapos yung book. Kailangan ko ng challenge, ay pumasa eh. Kung nalaman siya mababasa doon sa una sa Acts chapter 10, the following verse, na ang katarton doon nilinis na. So, tumaabi niya, huwag lang doon sa Acts chapter 10, pero mo, hinaglangan niya pa ako na huwag niyo lang daw gamitin yung Acts chapter 10. Pag, kasi alam niya na lang, letra po letra, yung ang katarton po na kinakain ayon sa kanya mga hayop doon. Yes, mga nagpatunay mga hayop yun. Pinapapatay, yes, pinakakain, yes. O ano pa, wala nang tapos na. Diba? So, kung si kaibigan ay nag-aaral, pero hindi naman ang inyong lingkod na si brother. Kaya, mga kapanalig, mga kapananampalataya, payo ni Brother Mel, mag-aaral tayo kahit basic na. Diba? Akatakot yung broma. Yung broma na yan, wala tayong tutok dyan. Broma, no? Yung broma na yan, patungkol yan doon sa tinatawag na kusher sa mga Hudyo yan. Dahil ang mga Hudyo, mayroong dietary law. During the time na wala pa silang dietary law, sa loob sila ng mga Hentil, sa loob sila ng Egyptian. Kung ano, time. Hindi nila yun. Yan ang sagot time, ko. Time. Okay, maraming salamat. So, yung limang minutong conclusion. So, Pastor Camacho, ready na ba kayo? Opo. Okay, time start. Okay.
So, salamat po mga kapatid, at ngayon ay nasa huli na akong bahagi ng pagtindig. Ano. Makita natin mga kapatid, wala po silang nabasa na yung karumaduman, yung akatarton ay nilinis. Manapa ang kanilang nabasa, ang nilinis ay yung broma. Kaya hindi natibag yung akin pong itinayo. Isa pa, dito sa 1 Corinthians 25, ang sabi niya, yung tindahan daw na narinito, agora, mali ho. Hindi ho agora ang tindahan na narinito. Kasi sa mga Hudyo, dalawa po ang tindahan nila. O palengke, isang agora, isang makelo. Yung mas unang Corinthians 25, hindi yan agora. Kaya nagkakamali-mali ng unawa sa Biblia. Yan po ay makelo. Ganito sabi sa atin. Oh, panto e makelo, polomenon, esehete, Medon anakrinontes dia ten sonidesin. Ano po? Makelo, hindi agora. Kaya mali-mali ang pagtuturo sa atin ng kapatid na kausap natin eh. Biruin mo sabihin niya yan na agora? Mali! Oh, makelo yan. Itinitinda dyan yung mga inyandog sa Diyos-Diyosan na mga pagkain ng broma. Oh, yan ang dapat natin maintindihan. Kita huli niyo. Oh. Kaya pagka ilalapat natin talaga sa Biblia, madadama ninyo, mali naturo eh. Oh. Huwag mo iturong agora yan. That is makelo. O ngayon, eto pa. Eto pa. Sandali. Sandali. Ah, Mr. Moderator, part ko na po ito. Excuse me lang. Cut the time, no? Meat market, no? Ang agora, ibig sabihin nun, yung panilihang bayan nyo, yun ang ibig kong sabihin. Correction is needed but not insulted. Huwag ka nang magpaliwanag kasi tapos na yung part mo, kapatid. Kaya huwag mo sabihin. Time po na ito. Time ko na ito. Bromil, may time mamaya pagkatapos niya. So, meron pang 2 minutes ang cookie. So, padaanin natin. Sige, tapos ka na. Mr. Affirmative, sige. Okay, salamat po. Salamat. Ano? So, tutuloy ka na po mga kapatid. Ha? Excuse me. Huwag mo nang ihabol. Nasa banggit mo na eh. Hindi, sandali lang. Kukulit ko lang. Huwag kang mamersi. Hindi na. Tapos na. Wait lang, tapos na. Ano yung... Sayang yung oras ko eh. Ano yung concern mo? Sinabi niya, nanloloko daw ako, no? Nandadaya. Wala akong sinabi, nanloloko ka. Ba naman? Wala akong sinabi, nanloloko ka. Oras ng stand yan eh. Kasi nasabi ni Apostol San Pablo, yun sa Agora, sa Corinto, yung tinatawag na pamilihang bayan, no? Hindi yung meat market. Oh, okay na. Ako natatayo. Para matapos sa tayo. Okay na, bro Mel. Salamat. Sige, tuloy mo na. Okay, so time resume. Sige. Tuloy, Mr. Affirmative. Okay. So mga kapatid, ano, ulitin ko po, yan ay hindi agora, no? Yan ay makelo, maling ituro na yan ay agora, no? Yung meat market na yan. No? Kaya dito pa lang bumagsak na yung kanyang pagdupo sa akin pong itinayo. Ngayon, punta ako sa gawa, Jesus mga kapatid, totoo yun. Ako pag tinanong tapat eh, yung bay karumagdumal, yes, may baboy talaga na pinakita dyan sa kumot, lahat nga eh. Ay, karumagdumal at mga hindi karumagdumal, nandiyan, ipinakakain kay Pedro, yes, ipinakakain. Pero tandaan natin, hindi dyan nagtapos ang kwento. Oh, at may nauna pang istorya bago yung kumot. Yan ay patungkol sa pagtanggap ng mga Hudyo sa mga Gentiles na hindi tinatanggap ng araw. Idinaan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kumot o ilustrasyon sa kumot o pangitain. Hindi yan literal na ipinakakain na lahat ng nakita natin dito sa ating paligid kakainin. Hindi po. Actually, totoo nga. Ang ano nga dyan, hindi nga kasama dyan yung isda eh. Walang isdang walang may kaliskis dyan eh. Hindi yan ay tumutukoy na sa hayop at sa mga gumagapang sa lupa. Oh. Tapos, makikita ninyo, nang pinaulakan ni Apostol, sabi pa ni Apostol Pedro eh, kailan man pala nun, di ako kumain eh, ng karumalduman. Oh, kaya kaya kontrayan doon sa Lucas Jesus kung ahayin na sila ng karumalduman. Oh. Ngayon, dito, ang apostol, pumunta na sa mga hintil, ano ginawa ng mga kasama ng Hudyo na naiwan, nakabalita?
inaabangan siya kasi kukwestiyonin siya bakit siya nagpunta. Tignan niyo yung gawa, kapitulo 11 sa pagpapatuloy. Nang kwenestiyon siya, bakit siya nakisama, ano ikwinento niya? Yung kanyang pangitain. Kaya yung pangitain na lang na kapatid, di tumutuko yan sa literal na hayop na nasa ating paligid ngayon, nakakainin. Actually, binatak na ulit sa langit yan eh. Oh. Kaya maliunawa dito mga kapatid. Oh. Ngayon, sabi niya wala nang Hudyo, wala nang Hintil. Yes, tama yun. Sang-ayon ako doon mga kapatid. Pero huwag natin kalilimutan, tayo po mga iniugpong sa katabaan ng punong ulibo. Kaya kung ano yung batas sa kanila na umiiral pa, batas din sa atin. Kasi nga iniugpong lang tayo eh. Ganito sabi sa atin sa talat, kapitulo 11:17, batapat kung ang ulang mga sangay ng abani.